Mga idol at kabayan, good news! Isa sa minamadali ng Armed Forces of the Philippines na maideliver sa bansa ang binili nitong 155mm 52 caliber sa Propelled Howitzer sa bansang Israel upang tuparin ang pangako ng presidente sa mga Pilipino na tapusin na ang mga makakaliwang grupo. Ipinakita din ng Elbet System sa kanilang social media account ang isang larawan ng kanilang bagong gawang Elbet Soltam Atmos 155-52 caliber sa Propelled Howitzer at sinusubukan ito ang katiyakan para sa napapadaling delivery schedule. Wow, iba na talaga ang mga kagamitan ng ating Armed Forces of the Philippines. Moderno ang hindi kayang bilhin noon, kaya na ngayon. Ito ang balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Duterte, minamadali din ng Armed Forces of the Philippines na tapusin ang mandato ng presidente na wakasan ang mga makakaliwang grupo, lalo't nalalapit na rin ang halalan 2022. Gustong siguraduhin ng Armed Forces of the Philippines na mapayapa ang parating na eleksyon at tuparin ang utos ng Commander-in-Chief, kaya sunod-sunod ang mga delivery schedule ng mga gamitang military na inaangkat pa ng Pilipinas sa ibang bansa para tuluyang masugpo at manatili ang kapayapaan sa ating bansa. Isa sa mga inaabangan natin ay ang pagdating ng 155mm 52 caliber sa Propelled Howitzer na manggagaling sa bansang Israel. Ang pagbili ng Philippine Army ng Elbet Soltam Atmos 155-52mm caliber sa Propelled Howitzer ay binubuo ng 12 unit. Ang balita ay unang pumutok noong Enero taong 2020 na natuloy ang pagbili ng Pilipinas ng naturang kagamitan. Nasundan pa ito ng kumpirmasyon ng pinahayag ng Jane's na isang defense website na sinabi ng Department of National Defense noong ika-6 ng Mayo 2020 na inilabas ni Department of National Defense Secretary Noreen Sana ang naturang notice to proceed upang masiniwan ang pagkuha ng Pilipinas ng Atmos 155mm 52 caliber sa Propelled Howitzer na nagkakahalaga ng $47 million o katumbas ng 2.386 billion peso nang maaga noong buwan ng Abril 2020. Nakuha ang nasabing pagbili ng makabagong kagamitan na ito ng Philippine Army sa pamamagitan ng government-to-government acquisition. Ang 155mm 52 caliber self-propelled howitzer ay merong maximum range na 4 hanggang 41 kilometro. Nitong 22 ng Oktubre, ipinakita ng Elbet System sa kanilang social media ang isang imahe ng Atmos 155-52 caliber howitzer na posibleng ito ay para sa Pilipinas. Nasundan pa ito noong 19 ng Nobyembre taong kasalukuyan ng tinesting ng kupunan ng Elbet System ang Atmos 155mm 52 caliber truck-mounted howitzer bilang paghahanda sa pag-deliver nito. Inaasahan na darating ito sa bansa ng mas maaga sa unang bahagi ng taong 2022. Ito ay i-operate sa ilalim ng Army Artillery Regiment ng Philippine Army. Sa ating mga kababayan na patuloy na magmamatigas at gustong kalabanin o lumaban sa tropa ng gobyerno, maghunos dili kayo dahil iba na ang puwera sa at lakas ng mga kagamitan ng sundalo ng Pilipinas. Huwag nyo nang hintayin na kayo pa ang masampulan. Halina kayo at magbago. Masaya ang buhay ng malaya na kasama ang inyong pamilya. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.